Well, mga kapopong, kumusta? Well, sa mga ginagawa ngayon ng China, mga kapopong, hindi lang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa mga bansa dito sa Asia tulad ng Japan at Taiwan, ay actually dyan natin malalaman kung gaano kadesidido itong China na maghari-harian. Anyway, ganito kasi ang bagong balita ngayon, mga kapopong. Sa pinakabagong pahayag ng Japan tungkol sa mga military exercises ng China malapit sa Taiwan, ipinahayag ng bansa ang kanilang malalim na pag-aalala sa posibleng paglala ng tensyon sa rehiyon. Ang pagtaas ng aktibidad ng China, partikular na ang mga military exercises sa Himpapawid at Karagatan, kasama na ang paggamit ng aircraft carrier malapit sa Pacific, ay tila nakatutok sa paghahanda sa posibleng pagsalakay ng China. Ayon sa annual na pagsusuri ng Japan sa mga banta sa seguridad, ang mga military exercises ng China ay nakikitaan ng mga eksperto bilang mga paghahanda para sa anumang posibleng krisis, tulad ng pagmamaneobra sa Taiwan Strait noong nakaraang taon na iniuugnay ng mga opisyal sa posibleng pagsalakay. Sa kabila ng mga pagsusumikap ng Japan na manatili bilang neutral, hindi maiiwasan ang kanilang pag-aalala na ang anumang kaguluhan sa Taiwan ay maaaring magdulot ng malawakang implikasyon sa kanilang teritoryo. Ang pahayag ng Japan ay nangyari matapos ang pagpupulong ng mga miyembro ng NATO sa Washington, kung saan binansagan nila ang China bilang decisive enabler ng kaguluhan sa Ukraine. Ang pagsusuri ng Japan sa kanilang defense white paper ay naglalayong magbigay ng malalim na pag-unawa sa pangkalahatang kalagayan ng seguridad sa rehiyon. Binigyang diin nila ang mga hakbang ng China na doblehin ang kanilang nuclear arsenal hanggang sa mahigit 1,000 warheads sa 2030, na nagpapakita ng paglala ng kapasidad na militar ng bansa. Hindi lamang ito nagdudulot ng pangamba sa Japan, kundi pati na rin sa iba pang mga karatig bansa na bahagi ng Asya-Pasipiko. Tinukoy rin ng Japan ang pagtatangka ng North Korea na palakasin ang kanilang kakayahan sa nuclear strike, kasama ang paggamit ng mga surveillance satellite at pagpapaunlad ng mga mas modernong missile na may sapat na kakayahan para makarating sa Estados Unidos. Sa ganitong konteksto, lumilitaw ang patuloy na pangangailangan ng Japan na mapalakas ang kanilang kakayahan sa pagtugon sa mga umuusbong na banta sa rehiyon. Sa kabuuan, ang paglalahad ng Japan sa kanilang defense white paper ay nagpapakita ng kanilang pangangailangan na mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa Asya-Pasipiko. Ipinakita sa mga pahayag ang kanilang pagtutok sa pagbabantay sa Taiwan at ang pangamba sa military ng China at Russia at ang patuloy na banta ng North Korea sa kanilang seguridad. Iginiit ng Japan sa kanilang defense white paper ang pagtaas ng panganib ng pagkakaroon ng sitwasyon tulad ng nangyari sa Ukraine sa Silangang Asya. Ipinahayag rin nila ang kanilang malalim na pag-aalala sa pagdami ng mga military exercises ng China na malapit sa Taiwan. Ipinakita ng Japan ang kanilang pagkabahala sa paglakas ng kooperasyon ng China at Russia, kasama na ang mga joint military drills na isinasagawa malapit sa kanilang teritoryo. Sa kabuuan, ang mga pag-aaral at pagpapahayag ng Japan sa kanilang defense white paper ay naglalayong magbigay ng linaw at pagtibay sa kanilang posisyon sa kasalukuyang mga pangyayari sa seguridad sa Asya-Pasipiko. Ipinakita nito ang kanilang determinasyon na mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon, lalo na sa pagtugon sa mga umuusbong na banta mula sa iba't ibang mga puwersa sa kanilang paligid. Pero para ba sa inyo, mga kapopong, ano ba sa palagay nyo ang tunay na layunin o goal ng China sa kung bakit parang nagmamadali silang kontrolin na talaga ang malaking bahagi ng South China Sea? Well, siyempre gusto kong malaman ng inyong mga ideas, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At siyempre kung minalaman o natutunan ka sa video ito ay mag-subscribe ka naman. At nandito rin inyong mga shoutouts. At kayo rin, mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung Teacher Popong ay nagsasabing, Te amo!